technicalities, sino at paano makuha po yung tulong ng gobyerno. Secondly po, yung pong communication, no? So distribution and communications, no? So sa distribution po muna, sinimplify po ni Secretary Abisado at Secretary Sunny Dominguez po, no? If you have almost 25 million Filipino families or 24 million plus, no? The 6.6 million po dyan ay nasa formal sector. Ibig po sabihin yan yung may trabaho, nagbabayad po ng personal or business na income tax, may SSS po yan, may GSIS. So, unang-una po, you're not supposed to lay off people, no? So, may sweldo pa rin dapat and may mga savings din yan. So, iba ang programa sa kanila and we're working with the companies at papasok dyan mamaya yung economic stimulus plan para dyan. Pero paano po yung part po ng ekonomiya na either self-employed, walang trabaho, or no work, no pay, no? So, 18 million Filipinos dito po papasok. 18 million Filipino families po. 18 million Filipino families, no? So, sa 4.4 million families that napapaloob sa unconditional cash transfer, conditional cash transfer, wala pong problema kasi itatop up lang yan, no? O kumbaga sa cellphone, ilo-load lang. So, yung 5 to 8,000 pesos po, idadagdag sa present manner ng distribution dun sa 4.4 million families na under conditional cash transfer. So, dun po sa 13.6 million na hindi under conditional cash transfer, maraming question dyan kung paano i-quarantine nga tayo eh. So, the less people na magkita-kita kung pwede nga walang bagong tao pumasok sa mga barangay, the better for the health situation. So, ibabalanse natin both the health situation and the challenges to keep us healthy by quarantine, and ibabalanse natin din yung economic relief na kailangan para may makain naman ang mga tao at may pambili ng gamot, no? So, yung house-to-house model, meron kang representatives. Unang-una, may police na kasama kasi yan po ay pera. So, 100,000, million din po ang dala niyan. Okay. Secondly po, yung LGU. Kasi yan po ang magiging katuwang, maging DSWD, DOLE, o kung anuman mga sa gobyerno, yung LGU. When I say LGU, pwedeng the city, municipality, or the provincial government. So, third, yung barangay. So, although LGU din yung barangay, siya naman yung nandun sa lugar. Yung fourth representative na aming pong pinopropose, yung pong either homeowners association or yung urban poor association o kung sino man NGO mismo dun sa lugar, no? And fifth, kung gusto magpadala ng representative yung kongresista para ma-assure nga na bawat pamilya sa kanilang lugar ay nabibigyan, this way walang mistrust with each other, no? So we want to address three things. Una, speed. Paano ba pinakamabilis na makakarating sa inyo ang resources? Number two, we want to address safety or health. What's the least contact possible para nga hindi magkahawaan or we don't introduce a new person into a quarantined area. And number three, how do we address mistrust? Yung pong merong hindi nabigyan o kaya akala ninakaw o kaya hindi sigurado dun sa amount, no? So, although, again, knowledge, dapat maipost kung paano to gagawin at kung magkano ibibigay per region, that will go into the communication. I'll focus muna sa distribution. So, dun sa team na sinabi ko, yung limang tao lang yon. So, for example, no, Metro Manila, let's say, Quezon City, Manila, San Juan, Taguig. So, ang let's say pera ng DSWD at 8,000 per family. So, kung sasabihin mo, let's say sa Taguig, there are 200,000 families,
And of the 200,000 family, 150,000 yan ay part ng 18 million families. So ang ibibigay sa amin ay 150,000 times 8,000, 'di ba, pesos. So pag turnover niyan, isa lang ang magte-turnover sa City Hall, for example, no? Whether again, whether Quezon City yan, Davao City, whether you know it's the capital in the Cordilleras or it's in Baguio City. So pagbigay sa inyo, ibibigay niyo yan dun sa rep ng barangay na taga LGU nyo, na taga ron sa barangay na yon. So for example, ako nasa barangay Bagong Bayan ako. So meron rep ang city, may rep ang barangay, may rep yung urban poor namin dito, may rep po ang kongresista, may rep po ang may police o militar na kasama. So ang mangyayari yan po, bahay-bahay ibibigay. Ngayon po, para hindi na humawak ng papel o ballpen, kasi pwede din mag-survive ang virus, no, ang COVID-19 sa ilan mga surface. Ang recommendation namin, cellphone na lang ang pang-COA. So each house na bibigyan, kukunan na lang na inaabot at nandun yung bahay, di ba? May geotagging din naman po ang mga cellphone ngayon. So what we're proposing is bigyan nyo ng personal protective equipment yung limang representative, from gloves, alcohol, mask, pero bibigyan din ng cellphone na which is capable of that geotagging. So bawat bahay kukunan, no? So in this manner kasi, pag house to house, less ang chance na may makaligtaan. So may mga ibang nagtanong, di ba, na alimbawa katulad sa Pasig, nagbigay ng 3,000 per public utility vehicle, or yung let's say tricycle drivers, and dito sa Taguig po, I think we're going to give 4,000 lang po. In times of national emergency, kailangan yung house to house lahat mabigyan. Ngayon kung may butas, for example, or may gap, no? Let's say yung senior citizens or PWD, or po yung mga may diabetes, heart disease, cancer, they need more resources. Bakit? They can get out of the house less, eh. They're more in quarantine dahil more susceptible sila na mahawa sa COVID-19. At kung makuha yung COVID-19, mas malala yung epekto sa kanila. So, magkakaroon talaga ng ilang tao that will have to have more resources than others, no? So, this is a simple way. Magpo-post kami, kung hindi today o tomorrow, ng infographics kung paano pwede i-distribute. Ito ay sa highly urbanized muna. Sinabi nga po ni Deputy Speaker El Rey Villafuerte na sa ibang mga lugar around the Philippines, sa ibang mga probinsya, lalo dun sa mga farming or rural communities, hiwalay-hiwalay yung mga bahay, no? But so far kasi, we're really still discouraging yung model na sila ipapatawag mo yung beneficiary sa isang gym, because kahit sabihin mo social distancing, may interaction pa rin, eh. Unlike pag binahay-bahay mo talaga, what we have to provide is transport, food, and personal protective equipment and cell phone dun sa nagdi-deliver. Less people, will enter yung communities. And tuturuan naman po yung mga iikot ng how to be very careful, para nga, di ba, ina-alcohol yung, they wash their hands, alcohol, yung how to use the mask and everything, no? So, as far as the distribution system is concerned po, this can be done very quickly. Ang DBM po naglabas na ng procurement guidelines during time of emergency. I was told by Congresswoman Lani kanina, naglabas na rin ang COA. And kailangan lang nating konting open-mindedness, no? Kahapon, kausap ko yung director ng NCR, DSWD. Yun din ang sinabi ko, na in normal times, pwede nyong insist, ang pwede lang mag-pack, empleyado nyo. In normal times, pwede nyong insist, kailangan ang truck lang ninyo. Pero now na national emergency, pag sinabi ng LGU, kami na magpapack. Pag sinabi po ng LGU, may truck naman kami, papadala. Hindi natin pwedeng gutumin ang tao, eh, no? So we're hoping everyone will adjust. And of course, we're thanking Secretary Rolly Bautista for being very open-minded. Kailangan lang talaga bumaba all the way down
ganun din po sa Dole, no? We're scheduling a pag-uusap kasi we understand you want people to apply, pero you know, may mga health and practical consideration eh. So I know all of these agencies simply want to get the money into the hands of people. So as promised by the economic team na they're identifying the money, so any time now we're expecting na sabihan na ready na yung programa at yung pera at i-deliver na sa mga bahay. In the meantime, ang frontliners pa rin sa pagbibigay po ng relief is still the LGUs. So like kahapon, although ayos na yung distribution system at nakita namin nila ni mismo, no? Kasi like in Pateros, when we turned over 3,500 envelopes na tig 1,000 peso, pinadala sa amin yung pictures ng mga bahay na nakatanggap, mga taong nakatanggap. In fact, yung iba hindi nakapagpigil, nagpadala pa ng video na pasalamat. And padadala din namin yun sa nag-donate, ha? Kasi donation din lang yan. Lahat tayo ngayon ay instrumento lang ng Panginoon to address all of this, no? So dito naman sa Bagumbayan, sa isang community malapit lang, 5 minutes from bahay namin, binaksak namin, nakita nyo naman, nag-Facebook Live kami, di ba? Before isang tindahan, isang kalinderiya na cooperative, doon namin binaksak. Marami ng pulis kasi maraming tumulong at pagbigay na, at saka para nga hindi maglabasa ng mga tao. So we know it can work eh. So this is, so although we're working from home, although naka-quarantine kami, we're taking calls from many of the members of Congress, even some governors, mayors, asking what will happen, no? So I know we will be receiving a lot of comments na may mga technicalities, hindi ganun kadaling kunin yung cash, etc. Pero asahan nyo po na nag-e-echo sa bawat kawani ng gobyerno ang sinabi ng ating Pangulo, that sinabi niya sa mga tao, huwag kayong matakot, government is here. And we're only here if we can deliver, no? So like when I was talking to my brother here sa Taguig, ang dami talagang mga challenges nung first few days yung supply. So although may nakabangko sa syudad, hindi naman sing dami na lahat ng pamilya. Tapos nung nakakuha ng supply, syempre unahin mo yung poorest of the poor. So meron na magkakapitbahay na mas mahirap yung isa sa isa. And of course, in any calamity or any emergency, hindi naman perfect yan eh. So may pictures ng isang bahay na mas may kaya sa isa, nabigyan din, no? But I think they finally got everything going from the supply to repacking. So for example, in Taguig, kung 100,000 families ang target na bigyan ng relief goods o ng pagkain, simple po ang formula, produce and deliver 25,000 a day, and on the fourth day, tapos ka. On the fifth day, binabalikan mo ulit yung mga unang nakakuha. Kasi 4-day food pack, no? So, kanya-kanya yung gagawin ng mga LGUs. Pero alam namin ang mga tindahan, sari-sari store, mga kalinderiya, yung mga open pa, madaling makabili doon. That's why we want to put cash in the hands of our kababayans para mabili nila yung sarili nilang mga gamit, no? So that's an example po. I'll give you more specifics and dun sa gusto magbasa ng slide o makita yung mga slides nung proposal na pinadala namin, give us lang this weekend, but today or tomorrow at least yung infographics if i-ano namin, no? So we're also drafting a letter ang Kongreso, tawag ko nga yung mother letter to the President and of course through to the executive branch, to the task force, no? Kung paano makakatulong ang Kongreso and to share with us if they're getting stuck in any part of the process para makatulong din kami. Let's take note po, ha, sa lahat ng nagko-comment, lahat ng ko-complain, welcome po ang complaints nyo, suggestion, but people are also all working hard, no? I know many of the mayors na nakikriticize ngayon sa Metro Manila. And it's not easy na isabay-sabay lahat, no, na yung health aspect, yung pagdagdag ng beds,
paghanap ng ventilators, paghanap ng additional medical staff, at the same time yung pagkain, at the same time yung finance, at the same time yung quarantine, no? But, di ba, we're always reminded naman, it's really not a time for excuses, it's a time to deliver, no? So, that brings me to the point of communication. By now, whether you're watching any of the local channels, or you're watching CNN World or BBC, Bloomberg, makikita nyo na may models na ng mga mas effective na mag-communicate. Ang isang napansin ko po, effective po talaga kung may template, at yung template na po na yan sa mga binabantayan araw-araw. So napansin ko po sa TV yesterday or the last few days, meron na rin na katulad ng CNN na nakalagay in ilan ang infected worldwide, ilan ang infected sa Pilipinas, ilan ang gumaling, ilan ang namatay, di ba? Ilan yung mga binabantayan, no? So through these templates, I think yung maraming katanungan mas masasagot. For example, kung kaharap ko yung DOH ngayon, alam ko araw-araw kayo nag-press con at briefing. And I know you have to respond to the questions of the media. But as I said, no, bagong mindset ngayon, national emergency. So if you see yung mga models na mga nagbrief ngayon around the world, inuunahan na nila ng mga basic na siguradong itanong. For example, I think tanong ng ating mga kababayan all around the country, do we have enough personal protective equipment for all the hospitals and mga medical centers, no? Of course, the answer right now is still no. But let's say in Metro Manila, or in Region 1, or in Region 11, gaano kalaki ang shortage? How many hospitals there? Then makikita nyo po, for example, the governor of New York, no? Sinasabi nga niya that he understands that ideally and mentally, no, ang thinking ng hospitals ay way at advance. Remember, mga doktor to, mga scientist to, no? So very in advance or very scientific mag-isip tong mga to. So for example, sabihin nila na they'd rather have a month or 2 months or 3 months supplies. But at least sinasabi ni nung governor doon na there's supplies enough for all hospitals for a few days, and they're working on it. So ibig sabihin kahit papano na na-deliver yung message sa tao. So yung mga frequently asked questions, yung alam naman natin tinatanong parate, testing kits, di ba? Ano ba naman na everyday, sinasabi natin ano yung update, may dumadating na ba, ano yung strategy. So, paulit-ulit sinasabi, for example, sa ibang countries na ang strategy nila, unang-unang itetest yung frontliners, lalo po yung doctors and medical staff. Second po, yung mga vulnerable. Third po, yung mga may symptoms. So, if we make templates in briefing all of this, mismo ang tao can cut through the noise, no? Kasi hindi naman po lahat nanonood ng buong briefing, o hindi naman po lahat ay naintindihan yung technical. Ako mismo, nawawala ako minsan once any of the one briefing goes into the technical, di ba? That's why, let's say sa economic team, I'm confident they're identifying the funds, they have identified many, they're already giving instructions. But when we go to the technicalities, many people get lost, no? So I hope, no, whether it's the DOH, the DSWD, di ba, or kung sino man nagbrief, MMDA, PNP, let's start using templates, no? Kung baga yung form na parang i-fill up mo lang every day dun sa pinaka tinatanong, di ba? And that would also give legislators a good point of view sa mga i-advise namin, sa mga maitutulong namin sa inyo. So kung halimbawa sasabihin ng DTI today kulang ng suppliers, then everyone can help to find suppliers, or we can give you, for example, kaya nga sinabi namin cash muna, kasi kung hindi maka-deliver ng toneladang bigas, meron naman po sa ibang mga tindahan, cash muna ibigay sa tao, no?
or kaya nung sinabi sa amin na may konting problema sa bigas sa food packs, we told them na kami mismo ang mga kongresista, may contacts kami from Isabela o Nueva Ecija, pinapack na nila pag sinabi namin 5 kilos o 10 kilos, no? So all of us can help, no? By doing this, no? Diniscuss ko rin to with Mayor Lino na you know they're so busy working, but of course we're not forgetting to communicate. But dun sa mga kababayan ko sa Taguig, ganun ang formula na ginawa. They're trying to produce 25,000 a day and then give it every day. So dapat every 4 days lahat na bigyan, on the 5th day na bigyan uli. Remember, pag sinabi kong lahat, ha, these are the families na nangangailangan. Hindi kasama dito po ang nasa formal sector o po yung medyo mga may kaya that can take care of themselves. Having said that, many of the LGUs, including Taguig, have put up hotlines or are taking private messages. Kung sakaling by one reason or the other nalampasan kayo or may gaps, di ba, para makasagot kayo, no? So, ito, si Pau De Los Santos, relief goods daw may pinipili, cash pa kaya? Well, that's why we're preparing for 18 million people, and that's why po, pag house to house po, lima ang rep, no? May police, may homeowners association, may congressional rep, may barangay, meron pong taga-munisipyo o city hall. Pag namili pa, ewan ko na po, di ba? So I understand the distrust, I understand na sometimes nagkakamali din, di ba? But let me give you one reason but ang tingin nung iba pinipili sa ngayon. Because may listahan po ang mga LGUs of the poorest of the poor. So for example, kung let's say malalaki, Manila, Quezon City, kung million po ang pamilya na kailangan bigyan, pero sa listahan nila, let's say 300,000 o 200,000 ang poorest of the poor, yun po muna ang bibigyan kasi yun po yung talagang isang kahit isang tuka, no? So we're not arguing, everyone needs it, many people need it, no? Dun sa nasabing hindi ako, wala ako sa first batch, hindi ko po sinasabi na hindi nyo kailangan. Ang sinasabi ko po, nung una, yan ang problema nga dahil limited. But as the resources come out, gusto na nating lahatin, no? So dun sa 18 million Filipino families, wala dapat na hindi makatanggap doon. That's why we're proposing house to house. Kasi pag nilampasan yung bahay mo, eh klarong-klaro na yon na may problema at lima naman magkakasama na magbibigay, no? And then you know, telecommunications naman is up, eh madali naman tayo mag-complain kung ano. And isa pang nagtanong, paano makakarating, bakit sa Metro Manila? Ay, hindi naman po, siguro po yung balita lang kasi sa Metro Manila nang gagaling. But 8,000 is the highest. Doon sa pinakamataas ang minimum wage at cost of living. Ang lowest po is 5,000 pesos. So, kumbaga, kung ang inyong minimum wage is 20% less than Metro Manila, ang makukuha nyo is 8,000 minus 20%, di ba? So, ganun po, no? Ganun po mangyayari, no? So, I hear you po. Nakikita ko naman po yung mga comments na babasa po namin. Sa lahat po ng LGUs, may nag-plead po talaga na yung goods makarating, no? But siguro yung iba po, hindi lang talaga mahilig na sa communications o i-live lahat ng kanilang ginagawa. Pero lahat po naman nakabantay, eh. Media, kongresista, executive, And I think we're doing, you know, the government is doing what it can. So that's why yung suggestions nyo are very valuable. Remember po, if this was a simple bagyo or alimbawa po may nasunugan, bukod sa may template na, we can bring in as many people as we want to help. But given that it's a national health emergency, we still have to maintain na hindi kumalat yung COVID-19 in making sure that yung relief, no, will be there, no. Dun sa nagtanong about senior citizens, yes po, no, dapat po through your pension, dapat din po, we are suggesting then some senior citizen kits na may additional vitamins, alcohol, mask, dahil mas vulnerable po kayo, no.
Some of the LGUs are doing this already na inuuna po yung mga iba. Opo, 2 weeks na po. That's why din po tumutulong kami sa pagkalampag. Asahan nyo po, pag like ako po, no, I seem very calm in talking to you, but that doesn't mean po na kami ni Lani, hindi kami nangangalampag sa mga kailangan kalampagin. We're trying to be very civil at wag uminit ang ulo para sa inyo, para mas maraming makausap at matanong. So, usually, pag tumawag kami sa ahensya, galit ka agad eh. But I'm trying the approach of asking them, what's the problem? How can we help? No?